Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na po mga eksena ng ating abangan para sa araw ng Lunes. Isang araw, nakapagdesisyon na itong si Rica na magtungo sa therapist sapagkat paulit-ulit nga siyang binabagabag ng kanyang bangungot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay magpupunta nga rin doon si Ella. Habang ito'y nakaupong mag-isa at wala ang kanyang ina, bigla namang nahulog ang kanyang hawak na bottled water. At nang makita ito ni Rica, ay agad nga niya itong pinulot at iniabot ito sa kanya. Napansin ni Rica ang butterfly tattoo nito na nakaukit sa kanyang kanang kamay. Kwento ni Rica, pinlano niya nga rin daw na magpalagay nito noon dahil ang ibig sabihin ay hope at change. Sumang-ayon naman dito si Ella. Ngunit sinabi niya na minsan nga raw ay mas madali pala itong ipalagay kesa isa katuparan. Pero ayon kay Rica, maaari din naman daw itong maging isang reminder ng mga bagay na wala ka at ayaw mo nga itong sukuan. At habang sila ay nag-uusap, ay bigla namang tinawag ng sekretary ang numero ni Rica, dahilan upang mapurnada ang kanilang kwentuhan. Bagamat alangan si Rica na iwanan mag-isa itong si Ella, ngunit sinabi ni Ella na okay lamang daw siya. Kaya naman pumasok na si Rica sa loob ng opisina upang magpa-check up sa psychiatrist. Sa kabilang dako, nagpunta si Mayor Troy sa tahanan ng kanyang ama. Ngunit nagalit ito sa kanya. Aniya, kahapon pa nga raw siya pinatawag, ngunit bakit ngayon lamang daw siya nagpunta? Humingi ng pasensya si Troy sapagkat aniya, marami nga raw siyang ginawa kahapon. Ganoon pa man, tila iba ang tabas ng dila ng kanyang ama. Bagamat kalmado, ngunit ang mga binitawan nitong salita ay hindi maganda. Aniya, pinag-aral niya nga raw si Troy at binihisan. Kung hindi niya nga raw ito inampun noon, malamang ay isa itong trabahador sa construction, nagmamasa ng semento at nagbubuhat ng hollow blocks. Malamang ay wala nga raw itong pinag-aralan. Ganoon pa man, pinaalala sa kanya ni Alberto Ramones na dahil daw sa kanya ay may maganda siyang asawa ngayon at may magandang anak. Nakatira siya sa isang mansyon at hawak niya nga rin daw ang buong sedero. Lahat nga raw ng ito ay ibinigay na sa kanya. Ngunit bakit gusto nga raw nitong bitawan din ang lahat? Tumayo ito at hinarap si Troy. Sinabi niya na alam nga raw niya kung ano ang lahat ng pinaplano nito. Kasama na nga raw dito ang plano niyang pakikipaghiwalay kay Audrey. Iniisip pa nga lang daw nito ay alam na niya. Ngunit sagot ni Mayor Troy, nakapagdesisyon na nga raw siya. Nagulat na lamang siya nang biglang sumigaw ang kanyang ama. Wika nito, akin. Akin ang desisyon. Ayaw nga raw niyang masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero pabalang na sumagot si Troy, sinabi niyang, excuse me, I am the mayor of Sedero. At kung mayroon nga raw nagpakahirap upang mapunta siya sa posisyon na ito, wala daw iba kung di siya lamang. Tugon ng kanyang ama, kung hindi kita inampon, ngunit hindi na nga pinatapos pa ni Mayor Troy ang sinasabi nito. Wika niya, oo, alam nga daw niya na talagang inampon siya at nagpasalamat nga raw siya dito ng buo niyang buhay. Aniya, sa pagkakataong ito'y tapos na nga raw. Alam naman daw siguro ng kanyang ama na hindi niya nga raw sasayangin kung ano man yung meron siya ngayon. Ngunit sagot ni Alberto, yan nga raw ang mangyayari sa kanya kung sakaling ituloy pa nga raw niya ang kanyang balak. Bigla namang sumabat si Bobby sa kanilang usapan. Sinabi niya na kaya nga raw ba ito makikipaghiwalay kay Audrey eh dahil gusto nitong makipagbalikan sa kanyang kabit na si Carla. Nagalit naman itong si Troy at sinabing huwag nga raw siyang mangialam sapagkat hindi nga raw siya kasali sa usapan nila ng kanyang papa. And to answer his stupid question, wala nga raw kinalaman si Carla dito. Sigaw ni Alberto, kahit wala nga raw itong kinalaman sa kanila, yun nga raw ang iisipin ng mga tao sapagkat nakalkal na nga raw ang nakaraan nila eh. Sagot ni Troy, dahil rapist yung anak niya, sabay turo nga kay Bobby. Matapang na sinabi ni Troy na nakapagdesisyon na nga raw siya at wala na silang magagawa pa. Kaya mo na ba talagang mag-isa? Hindi mo na ba ako kailangan? Tanong ng kanyang ama. Sagot ni Troy, dahil sila na nga raw ngayon ang may kailangan sa kanya. Wala naman daw talagang balak ang kanyang ama na ipasa ang lahat ng kanyang ari-arian kay Troy, pati nga raw ang posisyon nito bilang isang mayor eh. Isa lamang daw siyang kwento na palaging inilalabas ng kanyang ama para maging isang halimbawa na ginawang kabutihan ni Mr. Alberto Ramones. Pero matapang na pinaalala ni Troy na siya nga raw ang niyakap at hinalal ng mga tao ng Sedero, hindi nga raw si Bobby. At siya nga rin daw ang nagkaroon ng silbi sa kanilang pamilya, ni hindi nga raw ito nagawa ng kanilang tunay na anak na si Bobby. Dahil dito ay nainsulto si Bobby. Agad nga niyang itinulak si Troy na naging dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Ngunit sa pagbangon ni Troy ay isang malakas na suntok naman ang iginanti niya kay Bobby.
Balak pa sanang gumanti ng isa, ngunit agad naman siyang pinigil ng kanyang ama. Maangas na sinabi ni Troy na huwag nga raw siya nitong susubukan. Ganoon pa man, dumiretso siya sa kanyang tatay Alberto at sinabi sa kanyang harapan na ang kanyang desisyon nga raw ay pinal na. Wala na nga raw silang magagawa pa. Sa pagtalikod ni Troy, ay biglang ang binanggit ng kanyang tatay ang patungkol kay Philip, notorious drug lord, nakalaya. Magkano na nga raw ba? Napakabuti nga raw nitong tao. Pero napakaaga nga rin daw sila nitong iniwan. Napabalik si Troy nang wala sa oras at sinabi nito sa kanyang ama na kung gagamitin nga raw ito laban sa kanya, ay siguradong masisira nga rin daw sila. Sure, sagot ni Alberto. At nang makita nga raw kung sino ang masisira at may iwan na nakatayo sa kanilang dalawa. Sa pag-alis ni Troy, galit naman na sinabi ni Bobby sa kanyang tatay na talaga nga raw bang hahayaan na lamang nila ito? Sinabi na nga raw niya noon sa kanyang ama na darating daw ang panahon na susuwagin siya mismo ng kanyang ampon. Nag-aala lang sinabi ni Bobby na kailangan nga raw niyang warningan itong si Audrey, ngunit nagalit naman sa kanya ang kanyang tatay. Wika nito, hindi niya nga raw gagawin yun. Sagot naman ni Bobby, deserve nga raw ni Audrey na malaman ang katotohanan, ngunit sinabi naman ni Mr. Alberto na wala nga raw hiwalayan na mangyayari. Kaya naman hindi na kailangan pa itong malaman ni Audrey. At dito na nga po nagtatapos ang ating part 1. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 2. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.